Good day, everyone. In today's topic, I would like to talk about the prostate cancer. Prostate cancer. So, ito pong itsura ng prostate gland natin na pwedeng magiging problema kasi pag ito po ay may bukol or namamaga or may cancer, pwede niya pong maharangan yung daanan po ng ihi galing bladder papuntang urethra. Ito po ang kadalasan na problema ng mga kalalakihan pagdating po ng 50 to 70 years old. Kaya ina-advise at the age of 40, dapat po ay taunan na check up para po maprebentahan ang paglala ng pagsakit sa ating prostate gland. So, when we say prostate gland is located just below the bladder in men and surrounds the top portion of the tube that drains the urine from the bladder or the urethra. So, the prostate's primary function is to produce the fluid that nourishes and transports sperm. We may call it seminal fluid. Ang pinakatrabaho po ng prostate gland, ito siya ay naglalabas ng seminal fluid na maalagaan or transports the sperm cell. So, when we say prostate cancer, is cancer that occurs in the prostate. The prostate is a small walnut-shaped gland in males that produces the seminal fluid that nourishes and transports sperm. Prostate cancer is one of the most common types of cancer. Many prostate cancers grow slowly and are confined to the prostate gland. So, where they may not cause serious harm. Pwede po itong hindi magiging problema kung may gagawin ka agad or maalagaan ka agad yung katawan. However, while some types of prostate cancer grow slowly and may need minimal or even no treatment, other types are aggressive and can spread quickly. Kung hindi po ito maagapan ka agad, ito yung magiging problema na kadalasan na ikakamatay at saka ang pinakamataas na kaso ng mga cancer sa mga kalalakihan. Prostate cancer that's detected early when it's still confined to the prostate gland has the best chance for successful treatment. Mas maaga, mas maigi. Maagapan siya kaagad. Sa ngayon, alamin natin kung ano yung mga dahilan at saka ano po ang dapat nating gawin na maiwasan po ang paglala ng problema sa prostate gland. May dalawang problema po na nakikita sa prostate gland. Ito po yung adenoma at saka carcinoma. So, when we say adenoma, 60% of all men over the age of 50 years suffer from a benign nodular enlargement of the central glandular part, producing concomitantly constriction of the urethra. This condition is called a prostate adenoma. Benign prostate hyperplasia or BPH or also prostate hypertrophy or the prostate enlargement. With advancing age, production of the male sex hormones continually decrease, while the latter are increasingly bound to plasma proteins, thus forfeiting their activity. So a relative preponderance of female sex hormones begins to be manifest, generating an effect primarily on the glands of the central zone and producing the changes described. Ayon po sa pag-aaral, pag mag-edad na po ng 40 pataas, mayroon pong hormonal changes. Male are dominated with male sex hormone, pero pag magpatong na po yung edad doon sa 40 pataas, mag-iba din po yun. So, pwedeng magtaas na yung estrogen, na yun yung namang pinakadahilan na study shows pwedeng magdami po ang mga cancer cells. At the same time, pag mag-increase na po yung estrogen, yun din po yung dahilan na mag-slow yung metabolism, then tataba yung tao, then at the same time magtaas po ng insulin, yun naman din po yung pwedeng kadahilanan na magdami po ang cancer or mga inflammatory processes po ng katawan natin or ng mga kalalakihan. By means of an index finger introduced into the anus, the physician palpates through the wall of the rectum or the rectal palpation an enlarged, engorged, smooth prostate. So, through digital rectal examination, so ipapasok po ng doktor yung daliri
doon sa puwit, tapos makapa niya po yung prostate gland. So pag ito po ay namamaga, ngunit malambot, ito po ay pwede niyang masabi na may adenoma or prostate enlargement or the benign prostate hypertrophy. Ang kaibahan naman po ng carcinoma is that prostate carcinoma is one of the most common malignant tumors. So ito po ang tinatawag na cancer, pwede siyang lalabas doon sa prostate gland. And one of the most common cause of death from cancer in men. So ito yung unang isa sa mga pinakadahilan na ikakamatay ng mga lalaki na cancer. Onset is between the age of 50 and 70 years. Unlike the adenoma, the tumor grows generally in the posterior or lateral parts of the prostate, which are situated near the capsule and dependent on the androgen. Ang kaibahan nito, yung adenoma commonly po ay tumutubo sa gitna, while itong carcinoma ay sa mga gilid. Sa capsule po yan siya, kaya study shows, kaya ma-observe natin, tinutubuan po ng mga cancer ang mga gland. Sa mga babae po ay sa breast, then sa mga lalaki po ay sa prostate. So, kung ang sa babae po ang pinakataas na kaso ay breast cancer, ito naman ang pinakataas na kaso ay ang prostate cancer sa mga kalalakihan. Ito naman po ay gland. So, ang gland kasi, ito po ang lumalabas ng mga hormones. If there is hormonal changes, hormonal imbalance, ito po ang mga gland ay unang-unang maapektuhan. Kaya sila din po may posibilidad na magka-cancer because of the inflammatory processes. By means of an index finger introduced into the anus, the physician palpates through the wall of the rectum a large asymmetrical prostate featuring an irregular outline and with the hardness of wood. Matigas po ito siya, matigas siya, tapos hindi siya kagaya ng adenoma kasi itong si carcinoma ay asymmetrical, so irregular. O, hindi kagaya ng adenoma, pabilog po siya. Ito po ay parang may mga bukol-bukol. Irregular po ang shape niya. Kaya yun, madistinguish po ng doktor yung kaibahan ng adenoma at saka carcinoma. Matigas din po. Unlike with the adenoma, smooth po siya. Smooth, engorged, enlarged prostate, while the carcinoma is hard as wood. So matigas po itong si carcinomas. Treatment as well as prognosis are based on the clinical stage, which is determined inner ilia by the tumor size, invasion of the lymph nodes, distant metastasization, and the tumor markers, prostate specific antigen. So ito po siya ang mga pamamaraan to confirm na may mga either adenoma or carcinoma. So prostate specific acidic phosphatase to corroborate the diagnosis, a tissue sample is removed through the perineal region or perineal fine needle biopsy. So to confirm, kailangan po tingnan ang cell doon if it is cancer cell through a fine needle biopsy. Mamaya po pag-uusapan po natin kung ano yung mga pamamaraan para malaman or to confirm if it is cancerous or a benign tumor. In addition to localization of the smallest non-palpable tumors, ultrasound examination or sonography is used for determination of prostate size of residual urinary volume. Pwede din kasing magdami ang ihi doon sa loob, yan po ay makikita sa pamamagitan ng ultrasound. Study shows, yan, by the age of 20, the average male has a prostate the size of a walnut. So, very few prostate-related health concerns occur at this age. Ito po ang normal size, so walnut size pa po at the age of 20. Study shows kasi pag tumataas po yung edad, lumalaki at lumalaki din po yung prostate gland. Hindi naman po sa lahat, pero kadalasan po, papag-usapan din natin mamaya kung ano yung mga kadahilanan. Bakit yung kadalasan ng mga kalalakihan ay lalaki din yung prostate gland. By the age of 40, many men start to experience some prostate enlargement. By the age 50, it is thought that nearly 50% of men start to experience some level of prostate concerns. Para na siyang golf ball na commonly po kalahati ng mga kalalakihan ay nakaranas ng problema na sa prostate gland kasi ito siya medyo malaki na, parang golf ball na siya.
By the age of 60, yan, lumalaki na po. Para na po siyang lemon. Yan, American lemon. By the age of 60, a man's prostate can continue to grow. Lalaki at lalaki po siya, possibly resulting in urinary issues such as frequent or difficult urination. Yan, so mahirapan na pong mag-ihi. This is a result of the inflamed prostate putting increased pressure on the urethra. Iipitin niya po yung dinadaanan ng ihi. At this point, these prostate concerns may range from being a mild inconvenience to causing more serious lifestyle disruptions. Lack of sleep caused by a frequent nighttime urination. Kasi itong may mga problema sa prostate gland, commonly sa gabi po ito sila umiihi na nakakadisturbo po sa pagtulog. Kaya kung minsan tinatanong ko po yung pasyente ko, lalong-lalo na pag may simptomas po sa prostate or concern, ilang beses ba sila umiihi sa gabi? So, yun na, marinig mo na 3 hanggang 6, 3 to 6 times commonly ang response nila na mag-ihi sa gabi. Nadidisturbo po yung tulog nila. By the age of 80, so yan, makita mo, parang baseball na po siya. Roughly 80% of all men experiencing prostate concerns. 8 po sa 10 tao nakaka-experience po ng ganito. In fact, these concerns are so common that it has been said that practically all men have an enlarged prostate if they live long enough. Kadalasan po, pag tataas mo ang edad ng mga kalalakihan, lumalaki din po yung prostate gland. So, yan po ang prostate cancer. So, when we say prostate cancer, may mga stages din po yan siya. So, when we say stage 1, the cancer is small and only in the prostate. Pag nandyan po sa prostate, tinatawag po siya na stage 1. If it is stage 2, the cancer is larger and may be in both lobes of the prostate but still confined to the prostate. Pag nandyan pa sa loob, kung both lobes na po yung apektado, pwede na po siyang masabi na stage 2. So when we say stage 3, the cancer has spread beyond the prostate to close by lymph gland or the seminal vesicles. Pag maapektuhan na po yung mga lymph nodes or the seminal vesicles, so pwede na po siyang masabi na stage 3. When we say stage 4, the cancer has spread to the other organs such as the bone and is referred as metastatic cancer na po. If prostate cancer spreads or metastasizes to the bone, you have the prostate cancer cells in the bone, not a bone cancer. So, pwede ding magpunta ang prostate cancer doon sa bone if that is metastasized already. So, yan po ang itsura. So, makita nyo po, when we say stage 1, nandyan pa po sa loob ng prostate gland. So, when you say stage 2, pwedeng 2 lobes na po ang affected ng prostate gland. So, when you say stage 3, yan, nandyan na po siya sa seminal vesicles. Or, so, pwedeng apektado na rin yung mga lymph nodes. So, lalong-lalo na po pag ito ay stage 4. Pwede din maapektuhan yung rectum, of which may pasyente po ako na inoperahan, yung dumi niya po, nagkahalo na po yung dumi niya at saka ihi. Although he was catheterized, pero yun nga, ang lumalabas na ihi, may halo na pong dumi, at saka yung dumi niya po ay may halo na pong ihi. Kasi malapit lang yung rectum at saka prostate gland. Pag inoperahan po yan siya, since mayroong structural disarrangement na rin po, so yun po, pwedeng magka-problema na po doon sa loob. Stage 1, stage 2, stage 3, at saka stage 4. So, ito po ang mga simptomas. Compression of the urethra leads to the so-called prostate patient sign. So, when you say stage 1, makategorize na po siya as stage 1, attenuated urinary stream. So, hindi na po ang malakas ang paglabas ng ihi. Urge for frequent micturition. So, always pong pabalik-balik na magpunta sa CR ang mga kalalakihan, naiihi po sila pero konti lang po or mahina po ang paglabas. Increased urine production during the night and delayed or prolonged micturation. Mabagal at saka mahina po ang paglabas ng ihi. During stage 2, formation of residual urine presence additionally.
When we say residual urine, yan po yung ihi na natitira doon sa bladder. While stage 3 ranges from an overflow bladder with hydronephrotic kidney to renal failure. Pag hindi na po maglabas ang ihi, pwede na siyang ma-diagnose as acute renal failure. Dadami at dadami ang ihi doon sa bladder kasi yun nga, binabarahan ng prostate gland. So, yan po yung mga symptoms. Prostate cancer may cause no signs or symptoms in its early stages. At first, wala pa pong masyadong maramdaman yung mga kalalakihan. Kaya, ini-encourage na makiramdam at the same time, as much as possible po, may ina-advise po na yung digital rectal examination yearly at the age of 40. Prostate cancer that's more advanced may cause signs and symptoms such as pag-advanced na po, medyo malaki na po, marami na pong naramdaman yung mga kalalakihan. Yan, trouble urinating, nahirapan mag-ihi. Yan, decreased force in the stream of urine, so mahina ang paglabas ng ihi. Blood in the urine, so dugo sa ihi. Blood in the semen. So when we say semen kasi yung fluid na lumalabas galing sa prostate gland. If may dugo na po, pwedeng prostate cancer na po. So bone pain pag mag-metastasize na po. So losing weight without trying. Biglang pangangayayat. Yan, erectile dysfunction. Yan po ang mga symptoms na pwedeng nag-advance na po yung cancer or prostate concern. Frequent urination, weak or interrupted urine flow, yan, blood in the seminal fluid, need to strain to empty the bladder. Kailangang may puwersa talaga yung pag-ihi kasi hindi naman siya kusang lalabas kasi yun nga, nabarahan na po ng prostate gland. So yan, blood in the urine. Pain or burning during urination. So yan, commonly yung mga reklamo ng mga kalalakihan. Ito siya ay distorbo at saka nahihirapan talaga yung mga kalalakihan when we say prostate problem. The urge to urinate frequently at night. So kadalasan po sa gabi ang pag-ihi kasi yun nga, relax yung muscles at the same time, may posibilidad po, punong-puno na po yung bladder. The erectile dysfunction. So ito po yung mga procedure. Transurethral resection, so yan po ay biopsy. Or the ultrasound para makita po kung gaano kalaki na yung prostate gland. Then at the same time, makita din po kung gaano kadami yung ihi doon sa bladder. Fine needle biopsy, through perineum, or the digital rectal examination. Mayroon naman din po yung tinatawag natin na prostate specific antigen na tinatawag na PSA. Pag ito po ay 4 nanogram per ml and below, ito po siya ay normal. But if 5 nanogram per ml and above, ito naman po ay pwede nang ma-diagnose as benign enlarged prostate or cancers. Marami pong mga laboratory procedure to confirm if it is cancer or enlargement of the prostate. Ito naman po ay true symptoms at the same time, ultrasounds. In-staging po siya through symptoms at saka ultrasound procedure para malaman kung medical treatment or through synthetic medication or the surgical procedure. So, ito naman po ang Gleason's pattern scale. Ito po siya ay grading. So, when we say grade 1, small uniform gland, so yan pa po ang itsura. So, when we say grade 2, yan, more space. So, yan po ang itsura ng cells doon sa loob ng prostate gland natin. Through biopsy, makikita po yan siya. Yan na po yung rason bakit may grading system po when we say prostate concern. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, at saka grade 5. So, when you say grade group 1, so less aggressive pa po, very slow growing, low risk. Yan po ang characteristic ng grading system ng prostate concern. So, when you say grade group 2, yan, slightly aggressive, slow growing, low to intermediate risk. Grade 3, yan na, palalang-palala na po. Moderately aggressive, fast growing, intermediate to high risk. Grade group 4, aggressive, rapidly growing, high risk.
Pagpunta po ninyo ng doktor, tinatanong din po kung kailan nagsimula, tapos ma-base din po kung gaano siya kabilis lumaki. Grade group 5, highly aggressive, rapidly growing, high risk. So pagpataas na pataas ang grading, pataas na po ng pataas ang posibilidad na ito ay malala na po. Some common comparisons to help assess prostate size. Through digital rectal examination, pagkapa po ng doktor doon, pagpasok niya po ng daliri doon sa puwit, then malaman niya po kung gaano kalaki, then at the same time, in comparison po ng ultrasound. So, kaya malaman po kung gaano na po kalaki yung prostate gland. So, when we say cancer, ano po ang kadahilanan? It's not clear what causes prostate cancer. Doctors know that prostate cancer begins when cells in the prostate develop changes in their DNA. So, pag magbago na po ang DNA or gene mutation, doon na po ang simula na or tinatawag na natin na cancer. So, a cell's DNA contains the instructions that tell a cell what to do. The changes tell the cells to grow and divide more rapidly than normal cells do. The abnormal cells continue living when the other cells would die. So, actually, ang normal cells po ay may lifespan po yan siya. Siya po ay kusang namamatay or pinapatay po siya ng ating immune system kung kinakailangan. Pero when we say cancer cells, hindi po sila namamatay, then abnormally, they are proliferating fast, then at the same time, dumadami po sila ng dumadami na abnormal naman po. Kaya yun, isa po ang kadahilanan ang ating immune system kung mahina po siya. The accumulating abnormal cells form a tumor that can grow to invade nearby tissue. So ito na ngayon ang tinatawag na nating cancer, pag magdami na po. So, in time, some abnormal cells can break away and spread metastasize. So, tinatawag po natin na metastasize pag magdami na po yung cancer cells to other parts of the body. And so, ano po yung kadahilanan? Gusto ko lang po ipapansin sa inyo yung wrong diet. As a health practitioner, kasi ito yung pinaka pamamaraan ko na makatulong po sa pasyente through supplementation and healthy lifestyle. Kaya makita po din natin unhealthy colon. Commonly, ang mga kalalakihan na nagka-problema po sa prostate gland, yung hindi nagabawas. Kaya ina-advise ko na high fiber diet para malinis po yung colon nila kasi yung 99% causes of common diseases is the unhealthy or dirty colon. Decreased blood selenium, yan, kulang po ng sustansya, decreased zinc, at marami pa pong iba. Yan, obesity, exposure to anabolic steroids, race. When we say race kasi, commonly, study shows na those people who are eating, kaya blacks are diagnosed din na mataas din po yung prostate cancer cases nila kasi yun nga, they are fond of eating red meat. When we say race, depende kasi sa lifestyle. Parang nakasanayan na po na yun po yung pamamaraan nila sa pamumuhay. Yan. Family history. Mataas po ang cases if may family history of prostate cancer or prostate concern. So smoking, low intake of vegetables. Smoking kasi, study shows na more than 7,000 chemicals pwedeng papasok sa katawan natin if we are smoking. Then, low intake of vegetables. When you say vegetables kasi, mayroon yan silang mga vitamins, minerals, sa amino acids. And at the same time, may mga phytonutrients. Then, at the same time, the phytochemicals na tumutulong sa katawan natin, lalabanan din po yung cancer. Diet high in calcium. Lalong-lalo na po sa milk, ito po siya ay hindi na maproseso ng katawan. Kasi when we say milk kasi, since adults kasi are lactose intolerant na po, kaya more likely hindi na ito maproseso ng maigi, then at the same time, acidic na po yung katawan, nagiging mag-imbalance na po yung calcium, lalabas na po siya sa ating buto, kaya yun po yung may posibilidad or kadahilanan na bakit magkakasakit na po ang ating prostate gland. Genes effect. When we say kasi toxic effect ng mga chemicals or the chemical exposure,
Yan na yung dahilan na bakit may gene mutation or mga DNA damage. Prostatic intraepithelial neoplasia. So ito po siya yung precursor of the prostate cancer. Pag nakitaan na po na may presence of prostatic intraepithelial neoplasia, ito na po yung masabi ng doktor na pwede na pong magka prostate cancer. Physical features, makita nyo po, yung obesity. Kasi yung pagkataba, when we say pagkataba, ito po yung sign na mataas po yung acid level ng katawan. Then at the same time, ito po yung symptoms na pwedeng nagtaas na po yung estrogen level. At the same time, tumataas na rin po yung insulin level sa blood. Kaya prone po ito sila kadalasan ng or sa cancer. High testosterone levels, testosterone therapy. Kasi yun nga, may commonly yung mga transgender, umiinom po ito sila ng mga hormonal therapy. Kaya yun, pwede po silang magka prostate cancer, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan. Yan. So diet, overweight, exposure to certain chemicals, prostate inflammation, so sexual infections. Commonly, itong infected people, they're also prone to cancer. Symptoms po yan siya na mahina po ang kanilang immune system. At the same time, pag may infection kasi, may mga inflammatory processes, yun naman po yung kadahilanan ng mga cancer. Metastasization. Distant seeding of cancer cells is affected via the lymph circulation to lymph nodes in the vicinity of the aorta, iliac arteries, and behind the perineum, as well as via the blood circulation to the bones, chiefly those of the pelvis and the lumbar spine, into the liver and the lung. Pwede pong magkalat ang prostate cancer into other organs of the body through the lymph nodes and through the blood circulation. Pwede po siyang makapunta sa ibang parte po ng katawan. Yan. So, yan. Median survival for prostate cancer metastasis site. Pag makarating na po ang prostate cancer sa lungs, pwede po silang tatagal ng 19 months, liver 14 months, bone 21 months, lymph nodes 32 months. Ito po siya ang average lifespan ng metastasization. Yan, pwede pong magkalat ang cancer doon sa ibang parte ng katawan. Kaya, mas maaga, mas maigi. Yan po, kadalasan, yan naman po ang dapat nating solusyon. Pag may nararamdaman, gawan kaagad ng paraan. Huwag hintayin na ito po ay lumala kahit saan pa natin iproseso, kahit na mamahalin pa po na hospital, kung ang katawan na po natin ang bibigay, wala na rin po silang magagawa. Facts and figures. 1 in 7 U.S. men will be diagnosed with prostate cancers. Isa po sa 7 kalalakihan po ay nagkaka-prostate cancer. Know your risk factors. The risk of prostate cancer is 70% higher in black than in non-Hispanic white. Commonly kasi yung mga black people are what I've said and study shows. Yan. Ito po sila ay, ang kadahilanan po ay sa genes, then at the same time yung lifestyle. Kasi yun nga, lalong-lalo na pag umiinom, nagsisigarilyo, then at the same time, fond of eating meaty and oily foods. Yan. So, although 99% 5-year survival rate for most men with prostate cancer. So, mataas naman po. Mataas po ang survival rate, pero ito po ay nagdepende kung magawan ka agad ng paraan, then at the same time, going back into healthy lifestyle. Prostate cancer treatment options. Watchful waiting. So at first, ito pa po ang pwedeng magawa. Also known as active surveillance, prostate cancer is monitored closely. Pag magduda na po na may cancer, ito po ay babantayan kaagad, then gawan po kaagad ng paraan. Prostate cancer can grow very slowly and may never need treatment depending on the health factors of the patient. This is the preferred treatment for those whose cancer is contained within the prostate and who are not experiencing any symptoms. So, pag wala pa pong simptomas, then at the same time,
wala pa pong masyadong naramdaman. Kunyari, yung sa stage 1 pa lang, so confined pa po doon sa prostate glands, dapat po may gawin na healthy lifestyle na. So, iwasan yung pwedeng kadahilanan na lalala yung prostate cancer. So, ito naman yung surgery. So, most commonly, radical retropelvic prostatectomy. Yan, the prostate gland is removed and may include biopsies of nearby lymph nodes. So, procedure time, 3 to 4 hours. So, usually requiring general anesthesia and a 3-day hospital stay. Recovery at home usually lasts a few weeks. Study shows na itong surgery, ito yung pinaka most aggressive and invasive. Siyempre, of course, madisturbo din yan siya doon sa loob. Kaya titimbangin po kung ito ba ay nakakabuti or mas lalong sasama yung kalagayan ng pasyente. Ito ay surgery, so pwedeng may masira din doon sa loob. Kagaya ng sinabi ko po, yung pasyente ko na naoperahan, yung ihi niya po may halo na pong dumi, at saka yung dumi niya po may halo na pong ihi. Disrupted na doon ang anatomical structure doon sa loob. Also known as, ito naman po ang external beam radiation therapy. Yan, so also known as intensive modulated radiation therapy or the IMRT. Radiation beams are delivered from an external source, so lacks the ability to correct for movement of the prostate during treatment, so resulting in possible damage to healthy surrounding tissue. Or the treatments are outpatient procedures that usually run 5 days a week for 7 to 8 weeks. Ito naman pong external beam radiation, since ito po ay radiation, pwede din pong tatamaan yung mga healthy cells doon sa loob. May mga untoward effect po ito sila na pwede din pong makakasira doon sa loob. Kaya yun, yung iba, kung minsan, mahirapan na po magbawas or ganun din po yung problema sa pag-ihi. Kaya ito po ay pinapag-aralan talaga, tinitimbang kung ito ba ay makakabuti or pwedeng lalala or sasama din po yung sitwasyon ng pasyente. Ito naman po yung brachytherapy, small radioactive seeds, ito naman po ay radiation again, are implanted within the prostate gland. Over the course of several months, the seeds give off radiation to the immediate surrounding area, killing the prostate cancer cells. Although patients remain in the hospital for several hours following the procedure, most usually go home the same day. Ito po sila, hindi naman po tatagal yung pasyente, pero yun nga, tinitimbang kung ano ba talaga ang dapat gawin sa pasyente. Proton therapy involves using a focused ray of proton particles to destroy prostate cancer cells. Beams of protons are delivered to the tumor using a particle accelerator. So, discharged particles damage the DNA of cells, ultimately causing their death or interfering with their ability to proliferate. So, treatment is usually delivered 5 days a week for approximately 8 weeks. Yan po ang may consequence. Pwede din pong may magawa po na problema yung procedure doon sa loob. Ito po ay invasive. Ito po ay galing sa labas. Hindi po sila kaparte ng katawan. So, pag ito po ay pinapasok sa loob ng katawan, pwede din po masira yung mga healthy cells ng katawan natin or ng prostate glands. Stereotactic body radiation therapy. So, delivers targeted radiation beams to the prostate without incision or sedation using cyberknife technology. Yan. Compensates for normal patient movements, minimizing damage to surrounding healthy tissue. Patients are treated in 5 or fewer outpatient sessions over the course of 1 to 2 weeks. So ito po silang lahat ay may kamahalan. Radiation at the same time, ito po ay procedure ginagawa din po ng espesyalista or the specialized doctor. Ito naman pong HIFU or HIFU, High Intensity Focused Ultrasound, is a non-invasive outpatient procedure that uses focused sound waves to hit and destroy prostatic tissue. Iinitin at susunugin din po yung prostatic tissue doon sa loob na yun po yung dahilan ng pamamaga or the cancer. HIFU is a one-time treatment. It takes 1 to 4
hours depending on the size of the prostate gland with no radiation or no blood loss. So, radiation and the surgery. So, yan po yung mga ginagawa sa may mga prostate enlargement or pag maglala na po the prostate cancer. So, yan po yung mga pamamaraan na ginagawa po ng hospital. Kaya, para po sa akin, as healthcare practitioner, prevention is better than cure. So, mas maaganda, kung mas maaga pa po, may gawin na po tayo na maiwasan. Kasi mas mahirap po ang magkaproblema sa prostate or mas mahirap din po ang paggamot kumpara doon po sa pag-iwas. Magnesium-rich food. So, marami tayong prutas at saka gulay na pataas po ang magnesium. Kaya yun po ang dapat nating kinakain. Healthy fats like essential fatty acids, yan, mga pumpkin seeds, yun, kailangan po yan sila. Yung mga chia seeds, so yung mga seeds at saka nuts, mataas po yan siya ng essential fatty acids, so kinakailangan kumain din tayo niyan. Foods high in lycopene, such as tomatoes, kasi po ito po sila ay may mga antioxidants, inactivate nila yung immune system natin, maiwasan din po yung pagkasira ng mga healthy cells. Yan, green tea. Yan, mga antioxidants po yan sila. Omega-3 rich foods. Herbs such as rosemary and oregano. Ito kasi yung mga herbs, may mga antioxidants at saka phytochemicals po yan siya na nakakatulong sa ating immune system. At the same time, maiwasan po ang pagkasira ng mga healthy cells. Garlic and ginger. Zinc rich foods. Spices such as curcumin and cinnamon. Cruciferous vegetables like cabbage, cauliflower, broccoli, nakakatulong po yan siya. Hindi lang po sa prostate cancer, matutulungan din po ang ibang parte ng ating katawan pag ito po ay kinakain natin ang mga healthy foods. Berries, and don't forget sunshine. Ito po ang nagbibigay sa atin ng vitamin D. To balance and to comply nutrients because we need at least 16 vitamins, 12 amino acids, and at the same time, at least 60 minerals. All in all, plus the 3 essential fatty acids, all in all, more likely, we need to have at least 90 nutrients to balance everything and to protect our body against harmful environmental chemicals. Then at the same time, helping our body to be healthy. Prostate cancer survival foods, yan, kung may prostate cancer, ito na po ang maiging kainin or mas magandang kainin, yan, green beans, wheatgrass, pears, cauliflower, yan, sweet potato, carrots, artichoke, peppers, wild rice like black, red, at saka brown rice, strawberries, radish, yan, broccoli, at saka lemon, and limes, tomatoes, celery, almonds, then avocado, cucumber, eggplant, asparagus. So, as much as possible, we need a lot of fruits at saka vegetables for us to survive with regards to prostate cancer. As healthcare practitioner, I would like to recommend our product that is named as an Adlaw Coffee. Kasi yun nga, ito po siya ay may glutathione as an antioxidant, malunggay, that is laden with nutrients, mangosteen, so palmetto for hormonal balance, yan, guarana, stevia, panax ginseng, tongkat ali, tribulus terrestris, yan, goji, ganoderma. Ito po ay nakakatulong sa hormonal balance, then at the same time, helping our body to have antioxidants, then at the same time for normal hormonal balancing. Kaya, we need to protect, we need to prevent from suffering with prostate enlargement or the prostate cancer. All in all, thank you very much and may God bless us all.